Friends, ang napakagandang araw sa atin dyan mga paps, mga mams. For today's video, tatalakayin natin kung paano ba aayusin yung starter motor ng Raider 150 natin. So, mapapansin yung mga paps, mga mams, yung starter motor natin is tinanggal na natin. Dito yung nakalagay mga paps, no? So, dyan. Ngayon, tinanggal natin kasi ayaw nang mag-start. So, paano ba malalaman if yung starter mismo yung sira, yung nasira, o di kaya hindi na buo yung carbon brush niya at hindi yung dito sa push button. So dito mga paps, mga mams, yung ginawa ko, yung first talaga is pag pinindot ko to, tumutunog naman yung relay dun sa likuran natin. So may tumutunog. So binaypas ko siya mga paps, mga mams, pakita lang natin. So kita natin mga paps, no. Dito mga paps, mga mams, meron tayong takip. So kapag itong dalawang wire dito mga paps, mga mams, nagdikit yan, automatic mag-start yung motor natin. So para na siyang naka direct. So gagamitan lang natin ng kahit anong box wrench para magdikit lang yung dalawa. So parang ganito. Gaganon lang natin. So aandar na yan. So yung nangyari mga paps, mga mams, ginanyan ko siya, walang hindi nag-start. So ngayon yung duda ko mga paps, mga mams, napudpud na yung carbon brush ng starter motor. So tinanggal ko at ito yung nakita ko mga paps. Wala na, pudpud na talaga. So at ito yung mga dust niya, mga carbon na nadurog. So yan, wala nang natira mga paps. Tsaka tinamaan nga yung dito mga paps, makikita naman natin. Yung iba sasuggest nila nabibili na lang ng bagong carbon brush kasi mas mura kaysa bibili tayo ng bagong starter motor. Yung worth nito mga paps, mga mams, si bibili tayo ng bago, yung genuine, is nagkakahalaga ng mahigit sa 6,000 plus yung mga original talaga. Nagtanong kasi ako kahapon mga paps, mga mams, medyo may kamahalan at saka wala pa tayong budget para dun. So yung gagawin na lang natin is eto, bibili lang tayo ng carbon brush. So yung sa carbon brush naman yung mga paps, mga mams, sa online nakita ko affordable naman. Kaso nga lang dito sa amin medyo mahirap yung maghahanap ng carbon brush. Nagtanong ako kahapon, merong nagbibenta na sa mahigit 1,000 plus yung carbon brush lang niya. Yung sa Honda na RS, naka-repair na kasi din ako dati nito mga paps, mga mams. Honda RS yung ni-repair ko na starter motor, na nagkakahalaga lang yun ng nasa mga 100 plus. So malaki yung diferensya niya, carbon brush lang din naman. So, yung gagawin natin mga paps, mga mams, maghahanap tayo ng carbon brush na pwede natin kabit dito kasi wala na talaga to eh. Yan, napudpud na yung carbon brush yung dito naman sa kabila mga paps, mga mams. Yan. Focus natin yan. Makikita natin na lumalabas na yung copper wire niya. Lumalabas na siya, parang may no, ito, meron ng tama. So hindi na siya advisable mga paps, mga mams. So bakit nga ba napupudpud yung carbon brush? So ito mga paps, napupudpud yan sa kaka-start natin mga paps, mga mams. Hindi naman talaga agad-agad napupudpud. Yung sa akin lang is malayo na rin yung tinakbo, mahigit na sa 70 na. At saka sa loob pa lang ng magpo 4 years na, mahigit. Ayan, 3 years and counting. So yun, malayo-layo rin kasi yung biyahe ko, tsaka daily use, panay yung start ko, starter lang yung ginagamit ko. Ayun, napudpud na talaga siya mga paps, mga mams. No, yung gagawin ko lang dito is i-re-repair. Kasi yung iba, isasuggest nila, meron naman sa Shopee na sa mga 600, makakabili ka na nito. Pero hindi yun advisable talaga mga paps, mga mams. Madali lang din yung masira yun. Kasi hindi naman copper winding yung nasa ilalim nun eh. Copper coated lang yun. Di katulad dito mga paps, mga mams, yung mga original talaga, copper winding talaga yung ginamit nila. Nakabukas na rin kasi ako ng mga aftermarket mga paps, mga mams na starter motor. Yun, maninipis yung mga wire, yung winding nila dito. Madali lang masira. Hindi carbon brush yung nasusunog, yung winding niya mismo. Yung iba, aluminum winding lang yun. So, suggested ko talaga mga paps, mga mams, bibili na lang tayo ng bagong carbon brush. Yan. So, maghahanap tayo ngayon mga paps, no? So, i-update ko na lang kayo mga paps, mga mams, if may andito na yung carbon brush kasi hinahanapan ko pa yung pwedeng pampalit dito mga paps, na ubusan kasi sa tindahan na pinagtanungan ko kahapon. So, yan. Ito yung tatalakayin natin mga paps, mga mams. So, ipapakita natin kung paano mag-replace ng carbon brush at saka mag-sabit. So, yung pagtatanggal, napakadali lang naman mga paps. So, yan. Nadumi na yung kamay ko kasi nga, daming carbon residue dito mga paps. So, yan. Yan yung sa ilalim, napudpud na. Parang pulbura. Yan. So, pinunasan ko siya kanina mga paps, no? Yan sa ilalim. Wala na. So, sa pagtatanggal naman ito mga paps, mga mams, pansin nyo, may guhit. Yan, may line. Yan, ipapantay lang din natin yan mga paps, mga mams, may guhit din naman dito. Yan. Dapat naka-sentro yan sa guhit. Para malak natin ng maayos. Ganun lang naman mga paps, mga mams eh. Para hindi tayo mahirapan. So, update ko na lang kayo mga paps, mga mams ah. So, eto na mga paps, mga mams, no. So, dumating na rin yung pinabili natin. So, eto, nakahanap tayo ng mura mga paps, mga mams. Eto yung brand niya. Yan. So, nagkakahalaga lang to ng 80 pesos mga paps, mga mams, di katulad dun sa pinagtanungan natin na mahigit 700 yung carbon brush lang niya. So medyo may kamahalan. So ito, wala pa kasi tayong budget mga paps, mga mams eh. So ito. So ayan mga paps, no, ito yung itsura niya mga paps. Yan. So may insulator siya dito. Tignan natin yung dito mga paps. So dito mga paps, ayan, itong naputol.
wala naman siyang insulator, pero para paniguro na lang siguro mga kaps, mga lams, no, hindi mag-ground. Kasi may possibility na pwede itong dumikit sa kahit anong metallic part. Magkaroon ng short. Ito, napudpud na talaga, kaya nawala na yung carbon brush. So, yung gagawin natin, tatanggalin natin to dito. Yan, ito, luluwagan natin. Tapos, dito mga paps. Yan, tatanggalin din natin to dito. Papalitan natin ng mga bago, mga paps, mga mams, no? So, ito, kahit ito mga paps, mga mams, okay pa naman siguro to. Yan, pero papalitan na rin natin para mas safe. Mas safe, mga paps, mga mams. Total, binuksan na naman natin. Mas mainam na papalitan na lang natin. So, yan. Ito mga paps. Ito naman. Yan. So, wag na wag natin iwawala itong mga insulator, mga paps, mga mams, ha? So, yan. Lagay lang natin doon. So, tanggalin natin itong insulator niya. So, wag na wag itong iwawala, mga paps. Sama rin yan. Dito, mga paps, mga mams, yan. Ayan, matanggal na natin mga paps, mga mams. Dito na yung dating carbon brush, tapos yung mga metal niya. And then ko lang ilagay. Ito naman, yan. Tanggal na natin. So, yung pagkakalagay niya, parang ganito. So, yan. Tanggal ko na. Kasama pa yung insulator niya, mga paps. Yan. So, may goma siya mga paps, no? Yan. Rubber fitting niya. So, pagtatanggalin natin ito, ipapalit natin yung bago. Same lang din yung gagawin natin. Yan. So, dumating na talaga yung time niya mga paps, mga mams. Yan. Akala ko mga paps, mga mams, pwede pang remedyuhan. Katulad dun sa nakikita ko. Yung iba, kaya pang remedyuhan yung mga carbon brush nila. Kasi hindi lang naitulak ng spring. Ito, talagang pudpud na siya mga paps, mga mams eh. Medyo nagkaroon na nga rin ng tama dito. Pero sana gumana pa ito mga paps, no? Medyo may kamalan kasi yung starter motor mga paps, mga mams, kapag nasira. Yung problema natin, wala pa tayong sapat na budget. So, ganun yung pagkakalagay dapat sa kanya mga paps, no? Bago natin yung ilagay, ilagay muna natin ito dito. Ganyan. Ganyan yung tsura niya kanina. Lagyan natin ng ganito. Tapos ito. So may higpit na yan mga paps, no? So yan mga paps. Yan. Tapos ikabit naman natin yung ito. Maliit. Ito ilagay rin natin ito dito mga paps. Tsaka ito. Dito rin yung isa. So, ganyan. Tapos ito. Ito ganyan yung pagkakalagay mga paps eh. Mas mainam siguro kapag nilagay natin muna yung washer. Fast forward nyo na lang mga paps, mga mams, no? Kapag gusto niyo nang makita kung gagana ba talaga. Yan. Tsaga-tsaga lang talaga sa mga nagkakabit nito mga paps, mga mams. Yung sa mga hindi pa kaya sa budget na bumili ng bagong starter motor. Yan. So dito muna tayo mga paps. Sa akin kasi mga paps, mga mams, okay naman sana yung bumili kapag meron lang talaga tayong budget. Kaso nga, ito. Medyo nagipit tayo. Yan. So ganito talaga yung diskarte natin mga paps, mga mams, no? Kapag gagamit tayo ng
Carbon brush motor. Katulad din sa mga grinder, mga paps, mga mams, yung sa grinder lang, mga maninipis lang yung mga wire nila, di katulad dito. Ayan. So yan na mga paps. Ngayon naman, dapat ito, dito. Tapos may spring kasi yan mga paps, mga mams. Dito tayo, medyo mahihirapan sa mga spring. Kasi yung mangyayari, lalagay muna natin tong spring dito sa loob. Yan. Tsaka medyo may makapal pa kasi itong carbon brush. Yung iba, nililihaan nila. Pero sa tingin ko mga paps, mga mams, if kaya naman, if kasya naman, eh, hindi ko na ito lilihaan. Papasok lang natin dito mga paps, no? Ganyan. So yung iba, sinisikwat nila mga paps, mga mams. So ganyan, makikita naman natin mga paps, no? Tinulak natin yung spring. Saka natin siya. Yan. Saka natin siya ilalagay dyan. Try natin mga paps, ha? So, ito mga paps, no? So, tinanggal natin ulit kasi nga hindi talaga siya magkasya mga paps. Akala ko kasi kasing sukat lang din niya yung stock. So, yan. Makikita natin na dito sa itaas yung paglalagyan niya sana mga paps. Katulad nyan. Yan. So, itong nabiling carbon brush, ito, eh, hindi siya magkasya dito. Kahit anong, hindi naman natin pwedeng itagilid. Maiipit yung wire mga paps, mga mams. Baka maputol. So, talagang dapat dito sa itaas siya dadaan. So, yung gagawin natin, lilihaan natin ito ng paunti-unti hanggang sa makuha natin yung sukat. Tulad nito. Tignan natin, oh. Yan. Medyo mataas lang to. Akala ko kasi katulad dito mga paps, eh. Ganyan. Ganyan pala. So, kapag bibili tayo nito mga paps, mga mams, mas mainam talaga merong sample para makita natin yung sukat. So, ito, pagtsagaan lang natin mga paps, if pwede ba. So, yan mga paps, no? Ginabi na tayo, tsaka ito. Talagang ginamitan natin siya ng liha, mga paps, mga mams, para magkasya lang siya. So, yung discarding natin, ito yung ilalagay natin una dito. Tapos, saka natin i-insert yung mga carbon brush. Kasi mahirap naman pagsusungkitin lang natin to dito, eh. Aabutin tayo ng umaga, mga paps, mga mams. Discarding natin. Lalagay muna natin itong mga spring. So, pagpasensya nyo na mga paps, mga mams, ay yung kamay natin. Medyo madungis na. Talagang hindi ko inasahan. Nag-aabutin tayo ng gabi dito, mga paps. Yan. So, yan, mga paps. Ewan kung nakikita nyo pa ba. Yan, itong spring. Lalagay natin yung carbon brush. So, hindi talaga siya swak na swak katulad dun sa stock, mga paps, mga mams, no? So, ito, ilalagay rin natin ito dito. Na-plug and play na lang. So, ito. Ito yung madugong parte, mga paps, mga mams. Dapat talaga meron tayong pangsungkit. Kahit alambre. Ito nga, pahirapan ng mga paps, mga mams, eh. Sobrang hirap talagang ilagay. Kapag dalawa na yung hinahawakan mo. Kala ko nga lang, madali lang ito, eh. Yan. Yan, mga paps, mga mams. So, dapat dito sa kabila, meron din tayong panghawak dito, mga paps, mga mams. Kasi yung tendency na mangyari, magkikickback yung spring. Titilapon yung spring, mga paps. Kayong carbon brush. Munti ka na nga mahulog kanina sa kanal, mga paps, mga mams, yung spring. Yan. Ito yung palaisipan sa akin, mga paps, mga mams. Dalawa lang kasi yung kamay natin, eh. So, i-figure out muna natin, mga paps. So, yan, mga paps, no? At saka nagawa na rin natin ng paraan. Yan. So, ito dito, mga paps, kinakailangan natin idugtong itong mga guhit. Yan. May guhit yan, mga paps. Ayaw ko, nakita ba? Yan. Yan. So, higpitan lang natin. So, yan mga paps, no? So, ikakabit na natin. So, ito na yun. So, nagpalit na tayo ng carbon brush. So, dito, ito yung paglalagyan natin mamaya. Anggalin muna natin ito para hindi na tayo mahirapan sa pagkakabit mamaya, mga paps. Yan. Sasalpak lang naman ito, mga paps. So, yung carburetor natin, dapat talaga natin i... So, ganun lang mga paps, no? Yung gagawin natin is, ito, lalagyan natin ito ng bolt, tsaka na yun yung papunta dito sa starter motor natin. So, yan, ito. Lagay lang natin.
Yan, dito naman mga paps, mga mams. Kakabit natin to. Yan. Tapos, lagyan natin ng washer. Saka din to. Ang bolt. Itong nut. Yan. 10mm naman to mga paps. Yan. So, ginabi na talaga tayo mga paps, no? Naabot na tayo ng gabi. So, sana gumana na to mga paps, mga mams. Sakit, masakit kasi sa paa mga paps, mga mams, eh. Kakapadyak. Sobrang sakit. Nakakangalay. Dapat yung higpit dito mga paps, mga mams. Tama lang din. Masyadong mahigpit. Ito, size 12. Yan. Sana mga paps, mga mams, gumana na to. So, ito na. Yan. So, naikabit na rin mga paps, mga mams, no? So, ito. Try natin. Sana gumana na siya. Bismillah. Ayun! So, yan mga paps, mga mams. Goods na. Gumana na rin sa wakas. Sa wakas. So, ayan mga paps na. So, goods na siya. Gumagana na yung dito sa starter motor natin. Yung naging problema lang talaga niya mga paps, mga mams, is yung carbon brush. So, yan. Pakita natin ulit mga paps. Patay natin. Patay natin. Off natin. On. Tapos, try natin i-start. Yan. Ayun. Goods na mga paps, no? So, yun lang. So, isang quick tutorial lang naman mga paps, mga mams, pero inabot tayo ng gabi. Yan. So, gabi na. Pero at least, diba, nakuha rin natin yung goal. Yan. So, yan, shoutout nga pala sa mga lahat ng mga nanonood dyan at saka sa patuloy na sumusuporta sa Rider's Life. So, abangan nyo yung mga future vlogs natin mga paps, mga mams. At saka di ko na ito patatagalin pa. Ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.